Atay, swimming tayo bukas, please. Sure. Sure. I saw a pufferfish. Alive? It's like this. Hey! Welcome to Mix Venture TV! Hello mga ka-Mix Venture! Ngayon ay pupunta kami sa Blue Turtle Cove sa Morong Bataan. Tara na at samahan nyo kami para mamasyal. Dumaan kami sa Subic guys. So ito yung papunta sa Subic Safari. Sa kabilang lane naman ay going to the Blue Turtle Cove. Yung una naming destination ay sa Among Pulo. Kaso pagpunta namin dun guys, ang layo pala ng parking nila. Kaya nagtanong muna kami kung magkano yung entrance sa Choka Cottage for 10. Then pumunta kami sa Blue Turtle Cove and doon yun mas mura nga. Kaya doon na kami nagpunta kasi pwede mag car camping. So ayun na nga guys, dito may environmental fee na 20 pesos per adult tapos walang bayad sa bata. So ito, pakinggan nyo guys. Ay sige po, apat lang po kami. Hindi po kasama yung bata. Dito, maliit. Sige po. O jiva guys. Tsuhin nyo lang yan sa kanan. Yun na yung San Simon at saka yung Among Pulo. Pero yan, sa diretso na yan ay ang Blue Turtle Cove. Guys, so wag na kayo mainit. Malapit na tayo at watch lang ha. Yeah, boy. Dito pala sa Blue Turtle Cove guys, kailangan nyo ng solar lights, extensions, katol, mineral tubig, at baguong na masarap para sa mangga. Sabihin ko sa inyo guys kung bakit. Mamaya ipapakita ko. So ayun na nga, ito yung entrance. Ang daming bonggabilya. Excited na mga kasama ko kaya ito mabilis na yung driver. Suggest ko lang guys, pagpupunta kayo dito yung mas maaga para makahanap kayo ng magandang spot. So ayan na, pagdating dito sa entrance, may makikita ka na nag-aabang. Sila Itay at Inay. Char! So guys, ingat lang kayo kasi malambot yung sands. 250 per head yung binayad namin dito, libre na yung anak ko. So 1,000 pesos lang. Ayan na, nakapag-set up na kami ng tent. Hindi ito yung unang spot namin guys, lumipat lang kami kasi medyo peace dito, hindi magaanong maingay. Mas malinaw yung tubig ng dagat, mas maraming puno at malapit sa shower at tubig, CR at mga puno ng mangga. Ito naman po yung mga nauna sa amin, halos car camping yung setup nila. And maganda yung nakuha nilang spot. Magtatanghali na kasi nung nakapunta kami dito. Tip ko lang uli ay mag-ingat po kayo sa mga halamang buko kasi nagsisilaglagan lang yung mga bunga. Baka matamaan po yung mga sasakyan nyo o kayo. So ito na yung dagat guys. Mababaw lang siya. Low tide lang. Eh ito maraming bato dito banda guys. Kapag high tide, bandang dibdib pa, huwag ka lang susulong sa bandang malayo at syempre lulubog ka na. Malinaw naman yung tubig dito guys, ang dami-dami namin nakita ang sea creatures. Ayan, so medyo lumalayo na ako pero mababaw pa lang, wala pa sa tuhod ang tubig. Ito sa bungad guys, makikita mo na yung maraming sea creatures at ipapakita ko sa inyo si Tita na napakasipag at napakalakas na nagsuggest na kami ay pwedeng mag-bonfire at binigyan kami ng kahoy na worth 250 pesos. Tinanong namin siya kung pwede and okay naman daw. So ayun, meron din nagtitinda dito ng mga dry foods. Ayan, hanapin nyo lang si Kuyang Pogi. So ayan na nga guys, excited and excited yung anak kong mag-swimming. No worries naman dahil napakababaw ng tubig. Bandang kaliwa guys, daungan yata ng mga isda yun dahil maraming bangka akong nakikita. Pero banda dito sa malapit namin ay wala ka nang makikitang bangka dahil puro bato-bato na at mga halaman. Ngayon na ang aking anak, tinitignan ko anong kanyang ginagawa kasama ang kanyang mga kuya. Diyos ko, naghahanap yata ng shark at dolphin yung anak ko. Ito guys, dahan-dahan lang sa hagdan, papuntang shower at CR. Ito ang kanilang shower room at restroom. Ginagawa pa yata ito
Amidst kasi wala pa siyang bubong at hindi pa gaano gawa sa loob. Ating pasukin guys at tignan ang loob nito para inyong makita, malaman kung ano ang sinasabi ko. Ito ang entrance ng kalinang CR guys. Hindi ko alam kung alin ang pambaba at ang panglalaki dito, kaya pasukin na lang natin. Wala naman tao. So ayan na nga, mukhang malinis at bago naman guys, nakabukas pa. Kaso wala pa silang tubig dito, mahina lang dito sa labas. Pero dito sa tabi ng tenpo namin ay merong malakas na gripo. So ito na nga guys, dito nyo gagamitin yung inyong bagoong na sinasabi ko na dalhin ninyo dahil ang daming mangga dito na pwedeng i-harvest. At syempre yung kukunin lang ninyo ay yung sapat na maubos lang ninyo. Sabi nung nagbabantay dito ay pwede daw kumuha dito at napakatamis daw ng mga mangga nila. Ayan, so ako naman gusto ko yung hinog kaya ako ay namumulot ng aking makakain na matamis na mangga. Marinidig mo nga sila sa paghulog gaya nito guys. Tignan mo naman, fresh na may dagta pa. Hindi naman nila pinapansin yung mga nahulog kaya ako na lang ang kakain dahil sayang naman. Tulad nito guys, oh di ba? Tignan mo naman, mukhang masarap. Gagawin ko minatamis ito pagkatapos namin kumain ng kanin. Eto nga, at pinapakita ko ngayon sa inyo kung gaano kababaw at ang dami ng mangga nila dito lang sa tabi ng restroom or shower room. Nakakatuwa dito guys kasi ang daming ibon, yung huni ng ibon, yung mga gecko meron pa. So ayun na nga kamigs venture, babalik na ako sa aming campsite. Ilang inhale at exhale lang guys, nandun na ako. Napaka-relaxing talaga ng tanawin na ito guys, para akong nagbalik sa sinaunang panahon kung saan walang problema. Napakatahimik, kailangan mo lang ay mag-enjoy at magmuni-muni saglit. Pwede ka rin magnilay-nilay at humiwalay muna sa teknolohiya. Wala pa sila guys, hindi ko pa sila nakikita sa aming pwesto. Mukhang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa sa dalampasigan. Ito po ang kinuha ng aking pamangkin. Sana po ay kanyang maubos at aking babalatin ang iba. O diba guys, mukhang masarap naman. Sarap nito sa bagoong. Nyamanan eh, soy. Dumako naman tayo sa dagat guys. Ito ipapakita ko sa inyo ang nakita naming sea hermit crab. Itong sea hermit crab ay matatagpuan lamang sa ilalim ng dagat, pero hindi namang hermit crab na sa taas ng dagat naman nakatira. Isa po yata itong breeder size dahil napakalaki po nito kumpara sa ibang nakikita ko sa dalampasigan dito sa Blue Turtle Cove. Ito po at aking pinulot. Disclaimer lang po, ako ay animal lover at aking pinakawalan ito kanina. Siyempre pinakita ko to sa aking anak. At ito po ang kanyang mga maliliit na supling. Makikita nyo naman po na gumagalaw ito sa ilalim ng dagat. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, kung hindi thousands po yata mga sea hermit crabs na nakikita namin ngayon. Nandito po sila sa mga bato-bato. As you can see, nagkukumpulan po ang mga sea hermit crabs. Ngayon lang po ako nakita ang ganito sa daming pinuntahan ko na dagat sa buong Pilipinas. Isang karanasan na namang hindi ko makakalimutan dito sa pagdayo namin sa Blue Turtle Cove sa Morong Bataan. Highly recommended po ito sa family, lalo na sa mga may bata. Pwedeng-pwede po ito sa may mga pets. Itong pinapakita ko sa inyo guys ay low tide. So makikita nyo napakababaw ng tubig. Kanina ay hindi pa kita yan. Ngayon ay medyo bumaba na at mamaya bababa pa yan. Nakakabusog ng mata dahil ang dami-dami namin nakikita maliliit na isda. Marami ding seagrass dito guys, sea sponge at mga corals. Kaya siguro napakahitik nito sa mga isda at lamang dagat. At ayan po, pagmasdan nyo po muna. Enjoy watching!
Have to be careful. Don't smash the water. Don't smash the water. There. Yeah. Oh my god, hello. It's fishy wish. What kind of fish is that? I don't know. Maybe it's a goby. Yeah, I think it's a species. It's a species of goby. What? It's a species of goby. What is goby? It's a kind of fish. Goby. Goby, 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 goby. Look at that. Over there. Ooh. It's that. No, it's not. The black one. Yeah, this one. It's oh, yeah. Look, I found a big crab. Hello guys, when I was swimming I saw puff and I became scared because I thought he was a stonefish, but then I faced my fears and I tried to catch him. Now I'm here and I told my mama, and then now we're gonna catch it now when she swims. Can you get me a lagayan for puff? Lagayan? How about this? Ooh, that's so small. It's about the size at the bottom. Pag muna, para maraming degeneration pa siya. Para hindi siya maraming, parang mag... Para no, I'm gonna find him and then I'm gonna set him free. Mama, I'm gonna find him and then I'll next set generation. Him free. It's like that. I'll find him and I'll set him free. Next generation. Okay. It's like that. The next generation. I let him go once. You see I get it, him. But the kids are next on you. You don't want to see it, Bayo? I need to see it, Miguel. Mama. You see it? Oh, get it's a bubble fish. Get the bottle. Get the bottle. Get the bottle. Yun na naman bottle. Ito yung pang water na. Hi. Please. Pang inom natin to. If there is. Oh, sige. Gamitin mo muna yung baso. Ginamit ko na. Pinanginig ko na. Ayun na, may bato. Okay.
No, oh, it's too big. Wala, saan yung takip nito? Dudong Sheldon. Sheldon. Mama, di ba in some beaches there's no hermit crabs on land, there's on sea? Yes. And di ba in here there's a billion on the sea, so maybe they're gonna go swimming. No, there's no water in the shore. Oh yeah, the ones on the rock. At ito guys, kagigising ko lang at tumakbo ako sa karagatan para mabidyo ang klima at ang itsura ng karagatan dito sa Blue Turtle Cove. Napakalamig ng klima nung madaling araw. Tapos ang lalakas ng mga huni ng ibon at mga crickets. At dito na nga nagtatapos ang aming vlog dito sa Blue Turtle Cove.